Isang magandang gabi sa iyo at sa buong staff ng Papa Dudut Stories at sa mga libo-libo mong mga taga-subaybay. Tawagin mo na lamang ako bilang Danica, isang taong hindi madaling maniwala sa mga sumpa at iba't ibang mga pamahiin. Pero sa mga pagsubok na dumaan sa buhay ko ay nagdadalawang isip ako kung totoo ba talaga ang sumpa o hindi. Papa Dudut, kasama sa kwentong ibabahagi ko sa inyo si Krishna. Ang lalaking naging karamay ko at kinalaunan ay nagbigay ng mga pagsubok sa buhay ko. Nangyari ang ikikwento ko sa inyo. Mahigit isang dekada nang nakalipas. Parang kailan lang no? 2 taon na pala tayo, ang sabi ni Krishna sa akin habang nagse-celebrate kami ng aming 2nd anniversary. Ang bilis ka ng panahon eh. Alam mo Krishna, nagpapasalamat ako sa Diyos at ikaw ang naging boyfriend ko. Nasa iyo na kasi ang lahat ng gusto ko sa isang lalaki. At saka ikaw ang nagpasaya sa buhay ko. Bukod doon eh, marami kang ibinigay sa akin na swerte. Salamat doon Krishna. Ikaw ang lucky charm ko, ang wika ko. Ikaw rin naman Danica. Swerte ka sa buhay ko kasi kung hindi dahil sa'yo, malungkot pa rin ang buhay ko hanggang sa ngayon. Pinasaya mo ako Danica at nagpapasalamat ako doon. Wika ng aking boyfriend. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng isang matamis na halik. Pero alam mo Krishna, hindi ko pa rin lubos na maisip yung mga dumating na swerte sa buhay ko simula nung dumating ka sa buhay ko. Sabi ko pa sa kanya habang inaalala ko yung mga swerteng dumating sa buhay ko simula nang mahalin niya ako. Yun ba? Naku, nagkataon lang ang mga yun. Nakangiti niyang balik sa akin. Maaaring nga nagkataon pero ikaw ang nagdilang anghel sa mga yun. Yung mga pag-asenso ng negosyo ni natatay, yung pagkakapasa ko sa nursing board exam, tapos yung pagkakapasa ni Rina sa APCAT. Bukod dun eh, sari-saring swerte pang dumating sa akin at sa pamilya ko. At lahat ng yun eh nanggaling sa bibig mo. Totoo Papa Dudut, napansin ko sa kanya, lahat ng mga sinasabi niya ay nagkakatotoo. Siyang naging lucky charm ko at aaminin ko na isa yon sa mga kadahilanan kung bakit mas lalo ko siyang minhal. Babe, nagkataon lang yun. Nangyari yun kasi kagustuhan yun ng Diyos. Nakita niya kasi yung pagsisikap ninyo, lalo ka na. Tingnan mo, sa tingin mo eh papasa ka ng nursing board exam kung hindi ka nagsunog ng kilay? Ilang beses kitang nakitang tutok na tutok sa pag-review. Kaya hindi malabong makapasa ka ng board. Alam mo babe, maaaring nagdidilang anghel ako. Pero yun eh dahil sa mga nakikita ko sa paligid. Well, kung swertehin man kayo eh deserve nyo yon kasi nagsumikap kayo. Paliwanag ni Krishna sa akin. Ah basta ikaw pa rin ang swerte ko. Hindi maitatanggi kasi naswerte ako sa iyo kasi bukod sa gwapo ka, mabait ka pa, hardworking, thoughtful, lahat nasa iyo na. At saka kahit na wala yung mga swerte na dumating eh ikaw pa rin ang mamahaling ko. Payakap nga sa iyo babe. Pagkatapos noon ay niyakap at nilambing ko ang lalaking pinakamamahal ko. Danica, what if magpakasal na tayo? Tanong niya sa akin. Magpakasal? Why not? Sagot ko. Actually, ng mga panahon na yon ay mahal na mahal ko si Krishna at siya lamang ang lalaking gusto kong mapangasawa at makasama ko sa habang buhay. So tinatanggap mo na? Hindi siya makapaniwala sa bilis ng aking desisyon. Agad naman akong sumagot sa tanong niya. Oo naman. Sa totoo lang eh matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang tungkol doon eh. Pero syempre, ikaw ang gusto kong magbungad noon sa akin. Krishna, ikaw ang gusto kong mapangasawa. Ikaw ang gusto kong makasama sa habang buhay. At saka kaya nating magtayo ng pamilya. Kaya panahon na talaga para lumagay tayo sa tahimik. Salamat Danica.
Grabe ang siyasya ko ngayon. Parang gusto kong humiyaw sa sobrang tuwa. Kitang-kita ko sa kanya ang labis na katuwaan sa naging desisyon ko. Ano babe, hindi ba pupuntahan natin ang mama mo sa kainan ninyo? Tamang-tama, sasabihin na natin sa kanya na magpapakasal na tayo para mabasbasan na niya. Tapos sasabihin ko rin kina mama at papa. Naku, tiyak eh, matutuwa sila sa ibabalita natin. Ang sabi ko sa kanya, kaya wala kaming inaksayang panahon at agad naming tinungo ang mama ni Krishna. Ngunit pagdating namin sa palengke kung saan ay naroon ang kainan ng mama ni Krishna ay kaguluhan ang naabutan naming dalawa. Raul, hindi mo pwedeng palisin kami rito sa kainan. Hindi ko pa nababawi ang pagpapagawa ko rito. At saka nagbabayad naman ako sa inyo ng regular. Pagtutol ng mama ni Krishna na si Aling Nelia. Ngunit nagmatigas noon ang may-ari ng pwesto. Paalisin ko kayo sa ayaw nyo at sa gusto ninyo. Kasi pag-aari ko yan. Kung hindi mo pa nababawi yung mga pinagawa mo dyan, eh wala na akong pakialam noon. Basta kailangan sa susunod na linggo, wala na yung mga gamit nyo dyan kasi kung hindi ay ipapahakot ko yan. Sa puntong yon ay lumapit na si Krishna para mamagitan. Teka Mang Raul, bakit nyo ba kami pinapaalis? Nakakabayad naman kami ng upa buwan-buwan ha. Wala naman akong problema sa inyo. Good payer naman kayo kaso kailangan ko ang pwesto nyo ngayon. Sinabi ko na sa nanay mo ang dahilan. Tugon pa ng may-ari. Pero hindi naman yata makatarungan na paalisin na lang kami basta-basta. Paano na yung pinuhunan namin? Yung pagpapagawa dito. Pagpapatuloy pa ni Krishna. Ngunit na natiling matigas ang matandang lalaki. Wala na akong pakialam doon. Basta kukunin ko na ang pwesto ko sa ayaw nyo at sa gusto. Pag-aari ko ito kaya wala kayong magagawa kung paalisin ko man kayo. Samantala bigla akong kinilabutan nang biglang manlisik ang mga mata ng fiancé ko. Nababasa ko sa isipan mo. Ginagawa mo lang ito kasi naiinggit yung misis mo sa kabilang kainan kasi mas maraming kumakain sa amin kesa ron sa kainan niya. Galit niyang sabi. Kahit ano pa ang isipin mo dyan, basta sinabi ko, umalis na kayo dito. Hayop kang lalaki ka. Hindi na nakapagpigil noon si Krishna at akmang susuntukin na ang matandang lalaki. Ngunit pinigilan ko lang ang aking boyfriend. Krishna, pakiusap. Huwag mo na siyang patulan. Pakiusap ko. Danica, bitawan niyo ako. Tuturuan ko lang ng leksyon ang lalaking ito. Utos sa akin ni Krishna. Bakit? Lalabang ka sa akin? Baka nakakalimutan mo, pulis ang anak ko. Isang bala ka lang. Pagmamayabang ng lalaki. Sa puntong yon, Papa Dudut ay biglang nagdilim ang anyo ng mukha ni Krishna habang nagbitaw ng isang sumpa sa lalaki. Hetong tatandaan mo Raul, pagsisisihan mo itong ginawa mo. Sinusumpa ko, bago matapos ang taong ito, isa-isang mamamatay ang buong pamilya mo. Maghihirap ka, gagapang ka sa putik at bago rin matapos ang taon na ito, mamamatay ka rin na nagdurusa. Itaga mo yan sa bato. Simula sa araw na ito, sinusumpa kita Raul at ang buong pamilya mo. Pagkatapos ay isang malakas na kidlat ang tumama noon sa isang poste ng ilaw malapit sa amin. Halos lahat ng tao sa palengke ay nagulat at napasigaw. Lalo na nang pumipisik na ang transformer nito. Nawalan din ng ilaw ang buong palengke at kalapit na establishmento. Dali-dali namang umalis sa lugar ang matandang lalaki. Papa Dudut, mabait, maalaga, maalalahanin at hardworking, magalang, lahat ng mabubuting katangian ay nasa boyfriend ko na. Kaya hindi katakatakang nahulog kaagad ang kalooban ko sa kanya. Mahaba rin ang pasensya niya at bibihirang magalit. Si Krishna rin ang tipo ng tao na maunawain. Kaya naman naging masaya ako sa piling niya. Naramdaman ko kay Krishna ang importansya at halaga ko sa buhay niya. Pero tulad ng isang normal na tao ay hindi perpekto si Krishna. Minsan lang siya magalit pero kapag nagalit ay matindi. Nakakatakot. Ewan ko kung anong meron pero napapansin ko na kapag nagagalit siya ay minamalas ang sinumang taong makagalitan niya.
Papa Dudut, bagamat madalas kong payapain ang loob ni Krishna sa tuwing nagagalit siya, pero deep inside ay sobra akong natatakot sa kanya. Siguro nga mas gugustuhin ko na lamang yung lalaking nananakit o nang bubugbog kapag nagagalit kaysa sa taong bagamat tahimik at hindi nananakit ay bumibitaw naman ng nakakatakot na sumpa kapag nagagalit siya. Sa kabilang banda, ilang linggo pagkatapos noon ay hinagupit ng bagyong undoy ang buong Metro Manila at matindi ang naging epekto nito sa lugar namin. Ngunit nakapagtataka noon ay ang bahay lamang ni na Krishna ang hindi naapektuhan. Matagal din ang inabot bago tuluyang nakabangon ang lugar namin. Samantala, 2 linggo pa lamang ang lumipas ay nagpa siya akong dalawin si Krishna sa kanilang bahay. Ngunit hindi ko nadatnan doon ang aking boyfriend at sa halip ay ang mama niya ang naroon. Magiliw naman itong bumati sa akin at pinatuloy ako kaagad sa kanilang bahay. Nga pala, kumusta naman kayo ng anak ko? Kailan kayo nagbabalak na magpakasal? Tanong ni Aling Nelia sa akin. Sa ngayon po kasi nag-iipon pa po kami ni Krishna. Pero balak po talaga namin na sa susunod na taon ay magpakasal na. Pero alam niyo po Aling Nelia, excited na po akong maikasal sa anak ninyo. Mahal na mahal ko po si Krishna, sagot ko. Mabuti naman at mahal mo siya, Danica. Alam mo ba na ilang taong ko rin ipinagdarasal sa Diyos na sana'y makatagpo na si Krishna ng babaeng tunay na nagmamahal sa kanya? Ilang beses na kasi siyang nasaktan. Sana, Danica, ikaw na yung babaeng magmamahal sa kanya ng tapat. Tumango naman ako sa sinabing yon ng mama ng boyfriend ko. Opo, Aling Nelia, pangako. Mamahalin ko po si Krishna ng buong tapat. Dagdag ko pa. Samantala, naalala ko noon yung ikinuwento sa akin ni Krishna na dumating na suwerte sa kanilang pamilya pagkatapos manalasan ng bagyong undoy. Aling Nelia, nasabi pala sa akin ni Krishna na nanalo daw po kayo ng loto. Congratulations po pala, pagbati ko. Oo nga eh, nung isang linggo lang namin kinuha yung premyo. Biruin mo ha, nagdilang anghel ang anak ko na mananalo daw kami sa loto pagkatapos alantahin kami ng bagyong undoy nung nakaraang 2 linggo. Ayun nga't nagkatotoo yung sinabi niya. Hindi talaga ako makapaniwala na nanalo kami sa loto. Natutuwang kwento ng matandang babae. Sabi nga sa akin ni Krishna, isa kayo sa 3 nanalo ng jackpot sa Loto 642. Nagpatuloy si Aling Nelia. Kaya hindi ko makakalimutan ang araw na yon, October 10, 2009. Yung premyong nakuha namin ipagpapagawa namin ng mga nasira sa bahay namin. Tapos yung matitira ipangnenegosyo namin ng asawa ko. Napangiti ako. Ang swerte nyo talaga sa anak ninyo. Ano po Aning Nelia? Oo Danica, swerte talaga sa akin yung si Krishna. Simula nang pinanganak ko siya ay sari-saring swerte na ang dumating sa amin. Sa pagiging mabait, magalang, masipag at mapagmahal na anak si Krishna. Doon pa lang ay swerte na kami ni Rene sa anak namin. Kwento pa ng matanda. Pagkatapos ay bigla siyang may naalala. Nga pala, nasabi ba sa iyo ni Krishna yung tungkol sa nangyari sa pamilya ni Raul? Si Mang Raul? Yung pong nagpaalis sa inyo sa dating pwesto ninyo sa kainan? Ano pong nangyari sa kanila? Curious na tanong ko. Alam mo, inaawa ko dun kay Raul. Biruin mo, namatay yung asawa at isang anak niyang babae noong bagyong undoy. Tapos nasira din ang bahay nila. Nagkatotoo yung sumpa ni Krishna sa kanila. Hindi ba natatandaan mo yung sinabi ni Krishna na gagapang sa putik si Raul? May nagkatotoo, Danica. Nawala ang kasiyahan sa mukha ni Aling Nelia at napalitan ito ng lungkot at kaunting takot. Nalungkot din ako sa mga narinig ko. Talaga po? Nakakaawa naman si Mang Raul? Bukod pa ron nabalitaan ko rin na napatay kamakailan lang yung anak na pulis ni Raul. Dagdag pa niya. Pagkatapos ay huminga muna ng malalim bago nagpatuloy. Danica, may ipagtatapat ako sa iyo. Ano po yun Aling Nelia? Nakaramdam ako ng kaunting kilabot ng mga oras na yon. Nagpatuloy siya.
Wala ka bang napapansin kakaiba sa anak ko? Tanong pa niya sa akin. Wala naman po, pero minsan weird siyang kumilos tapos eh nababasa niya palagi ang iniisip ko. Pagtatapat ko. Alam mo eh, hindi pangkaraniwan ang anak ko. Pag-amin niya sa akin. Lalo ako na intriga sa aking mga narinig. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Naguguluhang kong tanong. Total naman ay mahal mo siya at malapit mo na siyang mapangasawa. Dapat mo na sigurong malaman ang tungkol sa kanya, Danica. Hindi sa nananakot ako pero may lahing mangkukula mga angka ni Rene. Pag-amin pa ng matanda sa akin. Talaga po? Nagpatuloy sa pagkukwento si Aling Nelia. Ang lola ni Krishna ay isang kilalang mangkukulam sa liblib na lugar sa Sikihor. Si Rene ang nag-iisa niyang anak at tagapagmana ng kapangyarihan niya pero tumutol si Rene at tumakas siya sa nanay niya. Napadpad si Rene dito sa Rizal at nakilala niya ako. Nang maikasal kami ni Rene ay natuntong kami ng nanay niya. Hindi niya kami tinigilan hanggang sa mabuntis ako. Nanatili lamang akong nakikinig kay Aling Nelia pero sa hindi maipaliwanag na kadahilanan ay nakaramdam ako ng presensya sa aking likuran kaya agad akong napalingon. Pero wala naman ako nakita. Doon ay nagsitaasan ang mga balahibo ko dahil sa takot. Sa kabila ng aking discomfort ay nagpatuloy naman si Aling Nelia sa pagkukwento niya. Nang mga nakako ay nagkasakit ng malubha ang sanggol at malaki na noon ang tsansa na mamatay na ito. Pero bago malagutan ang hininga noon ang sanggol ay kinidnap siya ng lola niya, Danica. Isang buwan na walan sa akin ang anak ko at nang maibalik siya sa akin ni Rene, nahagulat ako dahil maliksig-maliksin ang sanggol. Doon pa lang ay alam ko nang hindi pangkaraniwan ang anak ko. Ganun po ba, Aling Nelia? Medyo kinakabahan kong sabi. Pakiramdam ko kasi ay merong kaming kasama sa bahay na hindi ko nakikita. Marami pang kakayahan ang anak ko. May third eye siya. Nababasa niya ang iniisip ng tao. Magaling siyang manghula at bumabasa ng kapalaran ng tao. At matindi siyang magalit. Kaya nangingilag sa kanya mga kamag-anak niya sa side ko dahil minamalas ang sinumang taong makagalitan niya. Sa mga sinabing yon ng mama ni Krishna kaya nanumbalik sa alaala ko yung ilang pangyayaring mahirap ipaliwanag. Kaya pala yung ex-girlfriend niyang si Gina ay nagkamalas-malas ang buhay simula nang lokohin niya si Krishna. Tapos yung nang traidor dati kay Krishna na si Dexter ay minalas din. Pero Danica, hindi masama ang anak ko. Malaki pa rin ang takot niya sa Diyos. Kaya nga tinatawag ko siya sa buo niyang pangalan na Krishna para maalala niya na isa siyang tagasunod ng Panginoon. Sana Danica, kahit na nalaman mo na ang tungkol kay Krishna, sana'y huwag magbago ang pagtingin mo sa anak ko ha? Pakiusap niya sa akin. Tumango ako bilang tugon. Opo Aling Nelia, huwag po kayong mag-alala. Hindi po nagbago ang pagtingin ko kay Krishna. Mahal na mahal ko pa rin po ang anak ninyo, pangako ko sa matanda. Papa Dudut, hindi ako naniniwala na kakaiba o may dalang kamalasan si Krishna kapag nagagalit doon kasi bilang Katoliko. Hindi ako naniniwala sa mga sumpa dahil ang Diyos lamang ang may kapangyarihan sa lahat. Pinagpalagay ko lamang noon na nagkataon lang ang lahat at kahit na nalaman ko ang tila imposible mga impormasyon tungkol kay Krishna ay mas lalo ko pa siyang minahal. Pero Papa Dudut, hindi naglaon ay sinubok ng tadhana ang pagmamahal ko sa boyfriend ko. Dumating sa buhay ko si Jerome, dating kababata at kasamahan ko. Naging close friends kami ni Jerome kahit na sa text. Pero ang hindi ko alam ay nagsiselos na pala si Krishna sa ginagawa kong yon. Isang gabi habang nasa kwarto ako at katext ko noon si Jerome ay nakaramdam ako ng kaluskos sa loob ng aking kwarto. Na-alerto ako kasi baka may nakapasok na daga at takot pa naman ako doon. Agad akong bumangon at tinuntong ko kung saan ang gagaling ang mga kaluskos na yon. Hanggang sa mapatingin ako sa life-size mirror na nakasabit sa dingding. Nakita ko ang reflection ko. Nung una ay binaliwala ko lamang yon pero nakaramdam ako ng kilabot kaya
muling napatingin muli ako sa salamin. Nakita ko ang reflection ko pero parang hindi siya sumusunod sa aking mga galaw. Bigla namang lumakas ang kaluskos at natuntong ko na nanggagaling yon sa ilalim ng aking kama. Kaya nilapag ko muna sa katabing mesa ang aking cellphone at dahan-dahang sinilip ang ilalim ng aking kama. Ngunit pagsilip ko, sa gitna ng dilim ay tumambad sa akin ang isang nilalang na may pulang mga mata. At dahil sa takot ko ay napaigtad ako at mabilis na napagapang papunta sa harap ng salamin. Bumilis noon ang tibok ng aking puso. Totoo ba yung nakita ko? Gulong-gulo noon ang isipan ko. Hanggang sa nakarinig ako ng sit-sit sa loob ng aking kwarto. Hindi galing sa ilalim ng kama kung hindi sa likuran ko. Paglingon ko ay tumambad sa akin ang salamin kung saan ay nakita ko ang aking refleksyon. Pero napasigaw ako nang makita kong may isang refleksyon pa ang lumitaw sa salamin. Nakatayo ito, lalaki, pulang-pula ang nanlilisik na mga mata nito sa akin. Papadudod, si Krishna ang nakita ko sa salamin. Napasigaw ako at nagising sa aking bangungot. Oo, bangungot lang pala ang lahat. Nagising ako sa ibabaw ng aking kama. It turns out na nakatulog pala ako habang katext ko si Jerome. Pero sobrang kinilabutan pa rin po ako lalo na nang napatingin ako sa salamin at nakita ko ang aking refleksyon. Kaya agad akong bumangon at tinakpan ng kumot ang salamin. Sinilip ko rin ang ilalim ng aking kama at buti na lamang at wala akong ibang nakita kundi ang mga alikabok lamang. Kinabukasan ay nagising na lamang ako na may mga bukol ang aking mga kamay at braso. Noong una binabaliwala ko lamang pero dumaan ng ilang araw ay nagkasugat-sugat na ito. Sinubukan ko itong dalhin sa derma pero hindi ako kumbinsido sa findings. Hanggang sa may isa kong workmate na nakakita ng aking sitwasyon at pinayuhan niya akong pumunta sa albularyo dahil kinukulam daw ako. Buti na lamang at may kilala akong albularyo kaya wala akong inaksayang panahon. Isinaba ko na rin si Krishna dahil nakakakutob na akong siya ang may kagagawa ng mga sugat ko. Narito na tayo, Krishna, sabi ko sa aking boyfriend nang marating namin ang bahay ng albularyo. Hindi kumibo si Krishna pero kutob ko'y alam niya ang dahilan ng pagpunta namin. Samantala ay kumatok ako sa pinto at agad naman akong pinagbuksan ni Apoing ko ang kilala kong albularyo. At seryosong pinapasok kami sa loob. Pagpasok sa loob ay agad kaming pinaupo ng matanda pero si Krishna ay nanatili lamang na nakatayo. Nagkatitigan ang dalawa hanggang sa napansin kong tila natakot ang reaksyon ng matandang albularyo. Siya nga po pala, Apoing ko, si Krishna, boyfriend ko. Sabi ko habang hinawakan ko ang kamay ni Krishna. Bakit ba kayo napasadya dito, iha? Seryosong tanong ng matandang albularyo sa akin. Apoing ko, hihingin ko po sana ang tulong ninyo. Baka po kasi may solusyon kayo sa problema ko. Wika ko. Sabay pakita sa mga braso kong nagnananana ang mga sugat. Ano ang nangyari dyan sa braso mo? Bakit may mga malalaking bukol? Hindi ko nga rin po alam eh. Nagpa-check up na po ako sa doktor. Ang sabi po nila ay pigsa. Hindi naman po ako kumbinsido kasi palaki po ng palaki ang kwento ko sa matanda. Tinignan ng malapitan ni Apoing ko ang mga sugat ko. Mahabagin na ibulalas niya. Bakit po? Hindi siya pangkaraniwan, iha. Kukuha lamang ako ng palangganang may tubig at saka kandilang itim. Hintayin mo ko dyan. Pagkatapos noon ay umalis si Apoing ko. Samantala nagpaalam naman si Krishna sa akin na lalabas. Tinanong ko kung bakit pero ang sabi lang niya ay hindi raw siya kailangan sa loob. Kaya hindi ko na pinigilan pa ang boyfriend ko na lumabas sa kwarto. Maya-maya ay bumalik na si Apoing ko dala-dala ang isang maliit na palanggana at isang kandilang itim. Nasaan na ang boyfriend mo? Tanong sa akin ng matanda. Lumabas lang po, sagot ko. Maya-maya ay nagsalita muli siya. Nakakatakot yung kasama mo. Napatingin ako sa albularyo. Ha? Ano po? Hindi pangkaraniwang tao ang kasama mo, iha. Masyado siyang malakas at nakakatakot. Ang wika ng albularyo at baka sa boses niya ang takot. Teka, Apo.
Hindi ko po kayo maintindihan. Naguguluhan kong tanong, Papa Dudut, pero hindi na yon sinagot ng matanda at nabalik ang atensyon niya sa aking braso. Yung mga bukol mo sa braso, mukhang dulot yan ng isang nakakatakot na sumpa. Talaga po? Kung ganun po eh, paano po ba mawawala ito? Nagpatuloy ang matandang albularyo. May taong lihim na nagagalit sa iyo. Galit siya sa iyo kasi pinaunlakan mo ang mga bagay na ayaw niya. Lihim siyang nasasaktan sa ginagawa mo. Ganun po ba? Hindi ako makapagsalita dahil bigla ko naalala si Krishna. Kumpirmado ang hinala ko noon na siyang may kagagawa nito sa akin. Mawawala lamang yan kung hihingi ka ng tawa doon sa taong nasaktan mo. Danica, malakas ang kapangyarihang itim niya kaya kapag napatawad ka niya, mag-iingat ka na sa kanya ha. Pagpapatuloy pa ni Apo Ingko. Si Krishna po ba yung tinutukoy ninyong may galit sa akin? Tumango ang albularyo. Oo siya nga at wala ng iba. Ang kapangyarihang buwabalot dyan sa bukol mo at sa kapangyarihang nararamdaman ko sa lalaking kasama mo ay iisa lamang. Siya lang ang maaaring gumawa niyan sa iyo. Sige po Apo Ingko, maraming salamat po. Paalam ko sa matanda. Pero bago ako tuluyang lumabas ng bahay ay nagpahabol pa siya ng babala sa akin. Mag-ingat ka iha. Tandaan mong huwag mo siyang gagalitin kung ayaw mo maging miserable ang buhay mo. Paglabas ko ay hinanap ko kagad ang aking boyfriend pero wala siya sa paligid. Hindi ko naman namalaya noon na makulimlim na ang langit at nagsimulang umulan ng malakas. Buti na lamang ay hawak ko yung payong at patuloy kong hinanap si Krishna. Hanggang sa may natanaw akong anino ng isang lalaki sa isang puno ng akasya. Ilang metro lamang ang layo sa bahay ni Apo Ingko. Agad kong nilapitan yon at narealize kong si Krishna nga yung nakatalikod dahil sa suot nitong damit. Krishna! Krishna! Ang tawag ko sa kanya pero hindi niya ako nililingon. Nang makalapit ako sa kanya ay agad kong hinawakan ang balikat niya para iharap sa akin. Krishna, tara na, uuwi na tayo. Pero hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla akong mapasigaw sa sobrang takot. Lumingon kasi sa akin si Krishna pero ang mga mata niya ay pulang-pula at nanlilisik sa akin. Bigla akong nagising at laking gulat kong nakasakay ako sa taxi. Katabi ko si Krishna na nakasilip sa bintana ng taxi habang bumabiyahe yon. Maya-maya lumingon sa akin ang boyfriend ko. Inimatay ka na kanina paglabas mo sa bahay ni Apo Ingko. Buti na lamang at nasalo kita kaagad. Ang sabi sa akin ni Krishna. Pero naguguluhan ako ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung totoo ba yung nakita ko o bangungot ko lamang. Krishna, nakita kita kanina. Pulang-pula ang mga mata mo at nanlilisik sa akin. Wika ko habang gulong-gulo ang aking isipan. Pero ngumiti lamang ang aking boyfriend. Paano hindi mamumula ang mga mata ko kanina eh dahil dun sa mga halaman at bulaklak ni Apo Ingko. Alam mo namang may pollen allergy ako. Krishna, magtapat ka nga sa akin. May galit ka ba sa akin? Minagawa ba ako sa iyong hindi maganda? Diretsyang tanong ko sa kanya. Eh bakit naman? Anong sinabi sa'yo ng albularyong yon? Na ikaw ang may kagagawa nito. Ano Krishna? Sabihin mo naman sa akin oh, wika ko. Sino si Jerome sa buhay mo? Seryosong tanong niya sa akin. Si Jerome? Teka, kaibigan ko lang si Jerome. Huwag mo sabihin sa akin na pinagseselosan mo siya. Naman, kaibigan ko lang yung tao. Pagtatanggol ko. Oo, kaibigan lang ang turing mo sa kanya pero siya, ibang nararamdaman niya para sa'yo. May gusto yun sa'yo, si Jerome, in case na hindi ka pa nakakahalata sa kanya. Wika niya. That time ay medyo nagtaas na siya ng boses niya. Krishna, hindi ka dapat magselos kay Jerome. Kumbinsi ko sa kanya. Sige, paano hindi ako magseselos? Una, ka-textmate mo yung Jerome na yon. Grabe, nabasa ko yung mga text niya sa'yo. Ang sweet niya sa'yo. Don't you think na friends lang kayo sa lagay na yon? At nabalitaan ko rin na kapag uwian ninyo galing sa trabaho eh sabay pa kayong kumakain tapos eh nanonood pa kayo ng sine. Ngayon sabihin mo sa akin, sino ang hindi magsiselos sa mga pinaggagawa ninyo ng lalaking yon? Ano Danica?
sumagot ka. Sa puntong yon ay galit na ang aking boyfriend. Nakaramdam ako ng panghihilakbot nang makita ko nanlilisik ang mga mata ni Krishna. Okay, I'm sorry. Pasensya na. Sige na. Iiwasan ko na si Jerome. Hindi na ako makikipag-text sa kanya, pangako. Nanaigang katahimikan sa aming dalawa. Maya-maya ay huminga ng malalim si Krishna bago muling nagsalita. Mahal mo pa ba ako, Danica? Oo, mahal na mahal kita. Swear to God, Krishna. Please, patawarin mo na ako. Ang wika ko, pero Papa Dudut, hindi ko na alam sa sarili ko kung totoo ba yung sinasabi ko. Dahil aaminin kong nagkaroon ng spasyo si Jerome sa aking puso. Hindi ako naniniwala. Bagamat pabulong yon ni Krishna ay narinig ko pa rin yon. Huwag ka mag-alala. Gagaling niya mga sugat mo sa braso. Ang sabi pa niya sa akin. Papa Dudut, aaminin ko na sa pagkakataong yon ay nagkakasala na ako sa boyfriend ko dahil sa patuloy kong pakikipag-communicate noon kay Jerome. Doon rin unti-unting sinusubok ang katatagan ng pagmamahal ko kay Krishna dahil unti-unting nagkakaroon ng puwang sa puso ko si Jerome. Papa Dudut, ng mga panahon na yon ay gulong-gulo ang isipan ko. Ipinagdarasal ko na lamang sa Diyos na sana ay hindi ako magkamali noon sa desisyon ko at hindi ko pagbayaran ang mga pagkakasalang gagawin ko sa sinumang taong masasaktan ko. Papa Dudut, gulong-gulo ako sa mga nararamdaman ko noon kina Krishna at Jerome. Sa puntong yon ay hindi ko alam kung sino sa dalawang lalaki ang pipiliin ko. Dumating ang mga araw at lumipas ang ilang buwan. Ay unti-unting nanlamig ako sa aking boyfriend dahil si Jerome na noon ang tinitibok ng puso ko. Doon ay nagsimula na rin akong magtaksil kay Krishna at madalas ako makipagkita kay Jerome. Sa kanya ko rin isinuko ang aking virginity na never kong naibigay kay Krishna dahil siya na rin mismo ang may gusto. Naibibigay ko lamang ang sarili ko sa kanya kapag naikasal na kami. Pero tulad ng inaasahan ay nakakahalata na si Krishna sa mga ginagawa naming pagtataksil ni Jerome. At dahil sa ayaw kong makita ang galit niya sa akin ay nagpa siya na lamang akong magtago sa kanya. Oo Papa Dudut, hindi na ako nagparamdam noon kay Krishna. Hindi ko na sinasagot ang mga text at tawag niya sa akin noon. Lumipat din ako sa ibang matitirhan nang sa ganoon ay hindi na niya ako matuntun. Alam ko kung gaano kasakit ang ginawa ko kay Krishna pero nang mga panahong yon, isa lang ang hangad ko, ang makawala sa relasyon namin. Pero sa kabila ng pag-iwas ko ay siya namang paglapit sa amin ang tadhana. Muli kaming nagkita ni Krishna at sa halip na magalit sa akin ay lalo pa niyang ipinakita sa akin ang pagmamahal niya. Oo, naramdaman kong alam na niya ang sekreto ko pero nagbubulag-bulagan pa rin siya dahil nga siguro sa pagmamahal niya para sa akin. Samantala ng mga panahon na yon ay baliwala na sa akin ang lahat dahil mahal na mahal ko na noon si Jerome. Nagpatuloy kami ni Jerome sa pagtataksil hanggang sa dumating ang araw na tila nakokonsensya na ako sa ginagawa ko kay Krishna. Kaya isang araw ay gumawa na ako ng desisyon na nagtatakda sa kahihinatna ng relasyon naming dalawa. Muli akong nagpa siyang makipagkita kay Krishna. Maaga akong dumating sa meeting place namin sa vicinity ng Santo Domingo Church. Natatandaan ko noon na halos ako lang ang mag-isang naroon. Ngunit halos mapasigaw ako nang biglang may humawak sa balikat ko. Si Krishna pala yon. Pero naintriga ako dahil hindi ko naramdaman na palapit na pala siya sa akin. Para bang bigla na lamang siyang lumitaw sa likuran ko. Ang lakas ng hangin, no? Mukhang may paparating na bagyo, ang sabi niya sa akin. Pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit. Danica, alam ko na yung sasabihin mo. Please, huwag ka namang makipaghiwalay sa akin. Mahal na mahal kita. Parang awa mo na. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Naiiyak niyang sabi sa akin. Patawarin mo ako Krishna pero I just realized na hindi na mag-work out pa ang relasyon natin. Palagi na lang tayong hindi magkasundo. Palagi na lang tayong nag-aaway. Pagod na ako, ang sabi ko. Handa kong sundin ang lahat ng gusto mo. Huwag mo lang akong hiwalayan. Wika niya sa akin.
Aaminin kong sobra kong nakonsensya noon dahil handa siyang magpakamartir, alang-alang sa pag-ibig niya sa akin. Pero sa huli, nanaig ang aking pagmamahal kay Jerome. I'm sorry pero buo na ang desisyon ko. Pero paano na ang 3 taong relasyon natin? Huwag mong sabihin sa akin na mababaliwala lang yon. Danica, akala ko ba mahal mo ko? Akala ko ba ako ang gusto mong mapangasawa? Halos magmakaawa sa akin si Krishna, huwag ko lamang siyang iwanan. Hindi na ngayon. Krishna, maski ako ay hindi ko ine-expect na sa ganito hahantong ang relasyon natin. Hindi ko kagustuhan ito pero anong magagawa natin kung alam natin na hindi na uubra pa? Krishna, meron na akong ibang mahal, pag-aming ko. At si Jerome yun, hindi ba? Tumango ako bilang sagot. Oo, si Jerome nga. Patawad Krishna, siya na ang mahal ko, pag-amin ko pa sa kanya. Hindi naman ako nagkulang sa iyo. Alam mo yan, minahal naman kita. Naging mabuti naman ako sa iyo. Lahat naman ay ginawa ko para maging masaya ka lang. Bakit, ano bang naibigay sa iyo ni Jerome na hindi ko naibigay sa iyo, ha, Danica? Pagkatapos ang lahat sa atin, iiwanan mo na lang ako ng ganito? Maawa ka naman sa akin. Sobra akong nasasaktan. Pero hindi ko pinansin pa ang sinabing yon ni Krishna at sa halip ay tumalikod ako at anyong aalis na. Pero pinigilan pa rin niya ako. Hindi kita pakakawalan, Danica. Akin ka lang, sigaw niya sa akin. Sinubukan ko naman kumawala sa mahigpit niyang pagkakahawak sa braso ko. Krishna, ano ba? Bitawan mo nga ako, sabi eh. Hindi na kita mahal. Ayaw ko na sa'yo kaya please bitawan mo na ako. Aray, ano ba? Pero hindi niya ako binitawan. Kaya lalo ako nagpumiglas. At nang makawala ako ay isang sampalang ibinigay ko sa kanya. Goodbye! Galit na sabi ko sa kanya at mabilis na tumakbo palayo. Ngunit bago ako makalayo ng tuluyan sa kanya ay narinig ko ang sumpang kanyang binitawan sa akin. Sinusumpa kong magiging miserable ang buhay ninyo ni Jerome. Luluhan ka ng dugo habang buhay kang magdurusa. Tandaan mo yan, Danica. Hindi ako lumingon dahil na rin sa sobrang takot. Kahit na hindi ko nakita ang itsura ni Krishna ng mga oras na yon ay alam kong nakapanghihilakbot na yon. Nanumbalik sa akin ang mga imahe ni Krishna sa mga bangungot ko. Pakiramdam ko, Papa Dudut, ay hindi tao ang nagbitaw ng sumpa sa akin kundi isang demonyo. Pero Papa Dudut, aaminin kong labis din akong nakonsensya noon sa ginawa ko kay Krishna. Pero at that time, wala akong magawa. Hindi ko naman masakripisyo si Jerome, Papa Dudut, dahil nagmamahala na kaming dalawa. Pero sa kabilang banda ay nakaramdam ako ng takot ng magbitaw ng sumpa sa akin si Krishna. Nang panahon na yon ay ipinagdarasal ko na lamang sa Diyos na sana ay hindi magkatotoo ang sumpa. Pero Papa Dudut, mukhang pati Diyos ay nagalit sa ginawa ko at tila kumampi kay Krishna. Isa-isang dumating ang mga kamalasan sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko. Una, nabuntis ang kapatid kong si Rina ng kanyang boyfriend at nang hiwalayan siya ay nabaliw ito. Pagkatapos noon ay unti-unting bumagsak ang negosyo ng mga magulang ko. Doon ay nagkabaon-baong kami sa utang. To the extent na naisanlan na namin ang bahay na pag-aari ng mga magulang ko. Lumipas ang isang buwan ay nasawi sa parehong aksidente ang mga magulang ko. Doon ay halos bumagsak ang mundo ko. Pagkatapos ay nagulantang na lamang ako nang makita kong nag-suicide si Rina sa pamamagitan ng pagbigti sa loob ng kanyang kwarto. Wala akong ginawa noon kundi ang umiyak ng umiyak. Buti na lamang at karami ko noon si Jerome sa bawat pagluha ko. Papa Dudut, akala ko ay tapos na ang lahat ng pagsubok sa buhay ko ngunit isang araw, nabalitaan ko na lamang na nasawi si Jerome sa isang aksidente. Hindi lang ito basta aksidente. Brutal na aksidente nang natuhog at napugutan pa siya ng ulo. Talagang matinding pahirap ang kanyang naranasan. Zen, hindi dapat namatay si Jerome. Wala siyang kasalanan. Dapat ako ang namatay at hindi siya. Ang sabi ko sa aking kaibigan habang humahagulhol sa cremated
na mga labi ni Jerome. Nangyari na yun. Wala na tayong magagawa doon. Pakikiramay naman ang aking kaibigan. Kinuha ng Diyos sa akin ang mga magulang ko, si Rina, pati na ang kabuhayan namin, tapos pati ba naman si Jerome? Kukunin pa niya sa akin? Diyos ko, bakit niyo po ba ako pinahihirapan ng ganito? Naibulalas ko dahil sa sobrang sama ng loob ko. Danica, huwag mong sisihin ng Diyos sa mga nangyari sa iyo. Naiintindihan kita. Kamamatay pa lang ng mga magulang mo at si Rina, tapos si Jerome, pero Danica, kahit na ganun ang nangyari sa iyo, ay dapat maging matatag ka. Isipin mong pagsubok lamang ito sa iyo ng Diyos. Tumingin ako sa aking kaibigan. Hindi, Sen. Hindi ito pagsubok. Sumpa ito. Sinumpa ako. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Hindi ka sinumpa ng Diyos, wika niya. Hindi Diyos ang tinutukoy ko, si Krishna, pag-aming ko. E teka, ano naman ang kinalaman niya rito? Nagtataka niyang tanong sa akin. Hindi ba lahat ng sinasabi niya nagkatotoo? Hindi ba lahat ng mga taong umaapi sa kanya ay minamalas? Zeno, nagkahiwalay kami ni Krishna. Alam kong nasaktan ko siya ng sobra. Nag-iwan siya sa akin ng sumpa na magdurusa ako sa buhay ko habang buhay. Paglalahad ko ng mga nangyari sa huli naming pagkikita ni Krishna. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Hindi magagawa sa iyan ni Krishna at sa Danica, tao lang siya. Wala siyang kapangyarihan para magdala sa iyo ng kung anong kamalasan. Nagkakamali ka. Alam ko siya ang may kagagawa nito. Pagkatapos noon ay napahagulhol muli ako sa kasawiang naranasan ko. Samantala, pagkatapos ng burol ni Jerome ay agad kong pinuntahan si Krishna sa kanilang bahay. Agad naman akong pinatuloy ni Aling Nelia bagamat nakita ko sa mga mata niya ang labis na kalungkutan. Siguro dahil sa karanasan ng kanyang anak. Maya-maya hinarap na ako ng aking ex-boyfriend at binigyan kami ni Aling Nelia ng pagkakataon na makapag-usap na dalawa ni Krishna. Alam ko kung bakit ka naririto. Nakikiramay pala ako sa iyo, malungkot niyang sabi. Krishna, namatay ang mga magulang ko sa aksidente. Bumagsak ang mga negosyo namin. Nawala lahat ng ari-arian ng mga magulang ko at si Rina nag-suicide matapos mabaliw. Tapos si Jerome namatay din. Ang kwento ko sa kanya ng mga kasawi ang nangyari sa aking buhay. Sinisisi mo ako sa mga kamalasang dumating sa buhay mo? Naiiyak niyang wika sa akin. Alam ko nangyayari ito sa akin kasi sinaktan kita. Malaki ang pagkakasala ko sa iyo kaya heto ako. Nasa harapan mo ko ngayon para humingi ng tawad. Sabi ko habang napapahagulhol. Danica, alam mo, lalo mo pang sinasaktan ang damdamin ko ngayon. Bakit? Kasi parang pinagbibintangan mo pa ako na ako ang may kagagawa ng mga kamalasan mo sa buhay mo. Una sa lahat ay hindi ko kasalanan kung bakit minalas ka ngayon. Bakit? Sino ba ako para magpahirap sa iyo ng ganon? Diyos ba ako? Hindi, Danica. Wala akong kapangyarihan para magparusa sa iyo. Tandaan mo na tanging ang Diyos lamang ang makapangyarihan at wala nang iba. Ngayon kung minamanas ka man sa kanya ka humingi ng tawad at hindi sa akin. Naiiyak niyang sabi sa akin. Napahinto ako sa paghagulhol at tinitigan ko siya sa mga mata. Nakaramdam ako ng sobrang guilt, Papa Dudut. Nagpatuloy naman sa pagsasalita noon si Krishna. Danica, alam mo ba? Kahit na sinaktan mo ako, hindi ko nakuhang magalit sa iyo kasi mahal pa rin kita hanggang ngayon. Sa totoo lang ay nasasaktan ako ngayon kasi nakikita kitang umiiyak. Gusto mang kitang yakapin, hindi ko magawa kasi wala na ako sa buhay mo. Alam mo ba, araw-araw ako nagdarasal sa Diyos. Umihingi ng tawad sa Kanya dahil sa binitawang kong salita sa iyo noon. Pero hindi totoo ang mga sumpa. Hindi totoo ang malas. At ng araw na hiwalayan mo ako ay ipinagdasal ko sa Diyos na sana ay maging masaya kayo ni Jerome. Makita lang kitang masaya ay masaya na ako. Ganong kita kamahal. Muli akong napaiyak dahil sa mga sinabing yon ng ex-boyfriend ko.
Matagal na kitang pinatawa, Danica, at karamay mo ko sa kalungkutan na nararamdaman mo ngayon. Huwag ka nang umiyak. Manalig tayo sa Diyos at matatapos din ang unos na ito. Ang sabi niya sa akin, sabay yakap ng mahigpit. Hindi ako pumalag dahil nakaramdam ako ng kaginhawahan sa yakap niyang yon. Nakaramdam ako ng hindi ako nag-iisa sa aking laban. Papa Dudut, biglang nawala ang lahat ng pagdadalamhati ko nang makita ko ulit si Krishna. Baka sa mukha niya ang pakikiramay sa akin. Kung tititigan ko ang mga mata niya, alam ko na hindi siya ang may kagagawa ng kamalasan ko. Nang yakapin niya ako ay naramdaman ko na hindi na ako nag-iisa sa pag-iyak dahil maski siya ay damang-dama niya ang bawat sakit na nararamdaman ko. Papa Dudut, doon ko na realize na kagustuhan ng tadhana ang lahat at hindi ito sumpa. Lumipas nga ang ilang buwan at taon bago ako tuluyang nakapag-move on. Si Krishna ang naging kasakasama ko at tumulong sa akin para mag-move on. Naging maganda na rin ang buhay ko at ang sabi sa akin ni Krishna, kapag may nawala sa iyo ay may ibibigay ang Diyos na mas maganda, at tama nga siya. Samantala, bagamat hindi kami nagkabaligan ni Krishna, ay nanatili kaming magkaibigan. Masaya siya sa kanyang buhay ngayon kahit na single siya. Dagsa kasi ang swerteng dumarating sa kanya, sa negosyo man o sa karir niya bilang PR specialist. Ako naman ay masaya na rin dahil may bago akong pag-ibig sa katauhan ni Marco. Si Krishna ang naging daan para magkakilala kami ni Marco. At siya pang naging best man namin nang ikasal kami ng lalaking pinakamamahal ko. Sa ngayon ay magna 9 years na kaming kasal ni Marco at may isa na rin kaming anak. Papa Dudut, bagamat puro pagsubok ang dumating sa akin ay masasabi kong happy ending na rin ang kinahinatnan. Hindi totoo ang mga sumpa at tanging Diyos lamang ang may kapangyarihan sa sanlibutan. Kung may dumating na pagsubok sa atin ay isipin na lang natin na Diyos ang may kagustuhan nito at may dahilan siya kung bakit niya ibinigay yon sa iyo. At kung may mawala man sa iyo ay tiyak na may darating na mas maganda sa buhay mo. Yon ang mga natutunan ko sa buhay na gusto kong ibahagi sa mga listeners natin. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang liham ko at maraming salamat and more power sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Danica. Masama ang maghangad ng masama para sa ating kapwa tulad na lamang ng pagbibitaw ng sumpa sa taong gumawa sa iyo ng kamalian. Pero tama rin yung sinabi ni Krishna sa sulat ni Danica na hindi totoo ang mga sumpa. Na kahit nagbitiw siya ng sumpa ay wala siyang kakayahan na tuparin yon dahil tao lamang siya, hindi isang Diyos. Bilang mga mortal ay wala tayong karapatang magpahirap ng ganon sa ating kapwa, at lalong hindi hahayaan ng Diyos na malugmok ang isang tao sa kamalasan kung matibay ang paniniwala nito sa kanya. Ang nangyari kay Danica ay isa lamang pagsubok na nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga pagkakamali sa buhay. Ganun pa man ay hindi siya pinabayaan ng Diyos dahil ibinigay niya ang isang taong makakatulong sa kanya na makabangon, si Krishna. Dito natin makikita na lahat ng masamang hinala ni Danica sa kanyang ex-boyfriend ay hindi po totoo. Mahal pa rin ni Krishna si Danica kahit na sinaktan siya nito. At higit sa lahat ay hindi sumama ang loob niya kahit na hindi sila nagkatuluyan ni Danica sa huli. Inangad pa rin ni Krishna na makitang maligaya si Danica hanggang sa huli. Muli, maraming salamat sa iyo, Danica, sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento sa Papa Dudut Stories. God bless sa iyo at sa buong pamilya mo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problema ang kaibigan ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories.
good stories. Papa Dudut Stories.